Ito naman si Pacquiao, bidang-bida ngayon sa katarantaduhan. Dahil paiimbestigahan daw po ito doon sa pagbisita nito, pamimigay at pamumudmud ng kwarta sa Batangas dahil po sa hindi nasunod na protocol sa COVID-19. Pero tinatanggi po nila na wala raw silang nilabag, ha? Siyempre, may umamin ba? Ikalabing isang utos yan eh. Huwag kang aamin. Ikalabing isa ba yun? Ikalabing dalawa. At naglalabasan na po ang mga, ika nga eh, ano ho ito ha, yung mga kaso labang kay Pacquiao patungkol po sa panunuba. Nagsimula po yan dun sa kuwan eh, hindi pagbabayad kay Mike Hanupol. At eto, nasundan na, naglilitawan na mga pinagkakautangan nito, talagang hindi marunong magbayad, ano po. At matindi itong isa ha, na lumabas. O dalawa, ha, dalawa pang inuutangan ni Pacquiao. O may sabit si Pacquiao na pera. Eh itong isang dati niyang kasama, ha? Mga kaibigan, napapanood nyo yan. Tuwing may laban si Pacquiao, nakapaligid sa kanya yan. Ang pangalan ay Jake, ha? Eh pero ito, mga kaibigan, may isiniwalat ito, ha? Tungkol sa ano ito, pangungulekta ng 100 million, eh. Siguro nabukulan sila. Nabambo sa ulo, mga kaibigan. Yan naman ang pinag-aawayan eh, sa kampo ni Isko Moreno. Ano ba yun? Kaya nagbitiw yung Tikia eh, di ba? Kasi Tikia rin yun eh. Siguro hindi niya nakuha yung PR kasi PR yun eh. Hindi niya nakuha yung malaking pondo na agaw ni Lito Banayo. Agawan sila sa pera eh, kaya nag-resign yung Tikia, yung dating sa Universidad de Manila na presidente, inilagay ni Isko dahil yun ang kasabwat niya sa survey eh. Yung mga peking survey, eh PR din yun eh. PR na, survey pa. Pwede ba yun? Nag-aalisa na. Abay, damaging itong kay Pacquiao, pati yung isang sports journalist daw. Hindi ko naman kilala ito eh. Oh, eh sinasabi niya, hindi rin siya binayaran bilang tagagawa ng speech ni Pacquiao. Ano bang speech yan, yung ginawa niya dun sa kwan, sa plenary? Para doon sa kanyang panukala na pagtatayo ng isang bagong komisyon para sa boxing. Yan ba yun? Hindi raw siya nabayaran, mga kaibigan. Pero ito naman ang sagot nila. Sabi naman ng abogada ni Pacquiao na madaldal, mga kaibigan, e kakasuhan daw nila ng cyber libel, estapa, itong dating kaibigan nga na kasakasama ni Pacquiao sa laban, di ba, yung Jake? Yan ho, mga kaibigan, hindi pa nagiging presidente yan. Puro demanda na ginagawa niya. E di lalo na pag nagpresidente yan. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! So, tignan ninyo, dapat sinusustain ng sarili natin ng mga produktong petrolyo para hindi tumaas. Di ba? Hindi tataas kung ginagamit natin itong malampaya. Mga kaibigan, may share ang gobyerno, pero saan dinala?
Ayun, ibinenta, kaya idinimanda sila. Mga kaibigan, nakadimanda ngayon si Kusi. Ngayon, tatanungin ninyo, may mangyayari ba dyan? Eh kung ito nakaupong ombudsman, walang mangyayari. Kahit anong katiwalian, ay walang mangyayari. Mga kaibigan, hanggat hindi napapababa sa pwesto itong si Pangulong Digong nyo. At kung ang papalit, itong mga Manchurian candidate din na ang katapatan ay wala naman sa taong bayan. Ang hangad lang, tumakbo. Ha? Manloko, mga kaibigan. Ang tatagal na ninyo. Meron pa sinasabi. Yun daw kayamanan nila Bongbong, pagka siya naging presidente, ipamimigay daw sa tao. Di ba? Laking katarantaduhan. Hindi naman yung kayamanan yun eh. Di ba kayo nangihiya? Kayamanan ng taong bayan yun eh. Oh, eh bakit hindi nyo ibalik? Di ba? Kung talagang kayo ay concerned o nagpapahalaga sa kapakanan at interes ng bansa at ng mamamayan, ba't di nyo gamitin dito? Ibalik nyo. Di ba? Ipagamit nyo sa taong bayan. Kailangan daw maging presidente. Ano? Ah, kaibigan, tagal ng panloloko niyan. Hanggang ngayon, yung mga loyalistang nabubuhay na uugod-ugod na, inaasahan nila yan, akala nila, totoo yan eh. Ang dami nang namatay, walang ni barya, hindi nahagisan eh. Ha? Eh, baka akala nyo, ako'y nagkukwento lang. Pakita mo nga yung litrato. Eto, pakita ko sa inyo. Yung sa mga hindi naman nagpe-Facebook na o ka-Facebook natin, hindi alam. Ayan, oh, sino yan? Yan, si Imelda. Oh, tsaka inyong lingkod. Isa pa lang yan, ha? Sa mga litrato. Ha? Marami natin litrato. Yan ay sa Manila Hotel. 90s yan. Ang nakaupong presidente, si Ramos. Mga kaibigan. Oh, alam nyo ba, hanggang ngayon, hindi ko makakalimutan. Eh. Pag-uusapan namin dyan, siya ang nagkukwento dyan. Gusto niya, banatang ko yung mga Amerikano. Dahil hinahabol yung pera nila. Hindi naman nila pera yun eh. Mga kaibigan, wala namang hinahabol ang Amerikano na napunta sa Amerika lang, sa gobyerno ng Amerika. Merong mga na-desisyon ng kaso sa Hawaii, pinabalik dun sa mga biktima ng human rights violation. Hindi ba? O, pero yung gobyerno, wala namang kinukuha eh. Kaya yung mga yan, Manchurian candidate yan, si Bongbong Marcos. Katulad din yan ni Isko Moreno. Kita mo, iisa tono nila, mga kaibigan. Ang dami nilang sinasabi sa akin. Puro daw ako expose, investigasyon, reklamo sa gobyerno. Mas mabuti raw kung nakikipagtulungan na lang ako. Kaya may time na naisip ko din, tama ba sila? Dapat ko bang itigil yung ginagawa ko? Siyempre, pag batikos doon, batikos dito, mapapaisip ka, bakit ko nga ba ginagawa ito? Pero, kung walang lalaban sa katiwalaan sa gobyerno, walang magre-reklamo, walang mag-expose ng mga korap na opisyal, ano mangyari sa ating bayan? Doon ko na tinanggap na maraming magagalit sa akin. Maraming patuloy na babatikos, pero hayaan ko na lang sila. Ang mahalaga, ginagampanan ko ang aking tukulin. Natutuwa nga akong makita na mas marami na tayo, lalo na ang mga kabataan, ang mulat sa katotohanan, nagre-reklamo, lumalaban sa katiwalian. Dahil dito, hindi ako nawawala ng pag-asa na parating na ang pagbabago. At pag nangyari yon, finally, pwede ko na sabihin, mission accomplished. Ay isa ang lahi, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padadaig, sadyang kilala sa daigdig. May pagkakaisa sa bawat nais. Lahat kami pantay-pantay. Ito po si Percy Lapid.
Maraming salamat at magandang umaga, Alfonso Cusi. Isang kaibigan nagmamahal sa'yo. Punong-puno ng yaman, akin to'y kailangan pang iwanan. Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong gana sa bayan mo, subapit lang yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Kaibigan, ang bawat kaibigan na